Mga kaibigan, ang ganda ng aking pakiramdam sa ngayon. Magandang umaga, hapon sa inyong lahat. Nakikinig ba kayo? Or amaring natutulog o ako naman ay katatapos ko lang kumain. Dalawang beses na akong kumain. Ako ay nagpasalamat sa inyo dyan dahil siyempre nagkaroon naman dito ako ng pagkakataon ngayon na makapag-record at sana ito nga, mabigyan ko na naman kayo ng panibagong kaalaman o mga bagay na makakapagbigay sa atin ng positibong alam mo na yung mga positibong kaisipan na kung paano tayo mag-isip ng makakabuti sa atin. Huwag nyo intindihin yung background ko. Dilaw, di ba? Ang gulo. Tapos yung mga damit. Kaya mo yan. Actually, hindi ko expect ito. Pero okay lang. Basta huwag nyo intindihin yan. Intindihin nyo yung nilalaman ng aking mga sabihin o isi-share ko sa inyo ngayon sa mga sandaling ito kasi alam mo Cubs, kababayan, alam nyo Cubs, mula nung ako ay nung nakalipas na nakaraang taon, mga simula nung Oktubre, napansin ko at natutunan ko ang magsunog. Alam nyo magsunog, maraming pagsusunog eh. Pagsusunog ng kilay, pagsusunog ng kung ano-ano dyan, ng basura. Ako ang naisip, natutunan ko sa iba din na magsunog ng mga aromatic na amoy. Kaya yung mga bagay na nakakaakit. Alam mo yun? Ano may mga pwedeng sunugin natin na nakakahalimuyak katulad ng hulaan nyo? Then, anyway, mahirap mahula eh. Baka magkamali. Spirit na. Hulaan nyo na ang isang dahon pala ng laurel. Kapag ito ay sinindihan mo at ang bilis niya. Bilis niyang mag-apoy. Ang bilis niyang sunog. At napakabilis niya. Kapagkat ito ay tuyo na at kapag sinindihan mo siya, imaginin mo ha, kahit nakapikit ang mata ko, mo, marinig mo lang sasabihin ko sa iyo ay matutuwa ka. hindi kunyari, totoo. Kahit anong araw, basta positibo ka, gawin mo kaagad ito. At huwag kang magdalawang isip ha. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, may mga negatibong naglalaro sa isip mo. May mga bagay kaya hindi mo maisagawa-gawa kasi hindi mo maintindihan kung bakit at hindi mo ito maisakatuparan kasi maraming gumugulo sa isip mo, naglalaro. Ngayon, para magkaroon ka ng isang positibong pananaw, una, gumawa ka ng isang ritual na ito hindi naman sa kuan ito ha, hindi ito pangkukulam o ano, hindi ito magic ka ha, ito mahi ka. Ito ay yung kuan lang, ritual na ikaw lang mismo nakakaalam. Kunyari, tayong dalawa, maski hindi ko naman alam kung gagawin mo ito, hindi. Pero kabayan, kung ito ay gagawin mo lang talaga, nang may pag-asa ka sa puso't isip, malinis ang iyong kalooban, ito ay iipikto sa iyo at unti-unti mong mararamdaman na ang kagaanan ng iyong pakiramdam, ang mga bagay na negatibo sa iyong pagmumuni-muni ay napapalitan ng isang positibong enerhiya. Alam mo kung bakit? Nagsunog ka ng dahon ng laurel. Kahit ilang piraso pa yan. Alam mo ba kung bakit? Ang amoy ng dahon ng laurel ay aromatic na ito ay nagtataboy ng mga bad vibes. Good vibes na lang tayo, huwag na tayo mag-bad.
Hindi man tayo magtagal sa bad eh. Kahit ikaw, di ba? Ayaw mo ng bad. Good vibes lang tayo, Cubs. Kaya ang gawin natin, ugaliin natin yan kapag ganun ang pakiramdam mo, mga bagay na gumugulo sa isip. Marami yan eh. Samot-saring, ano yun, emosyon, di ba? Broken ka. Broken family, broken hearted, whatever, o ano pa man yan. Wala yan. Alam mo kung bakit? Kasi palaging positibo ang iyong pananaw. At yan sa lahat ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Hindi lang dahil material na bagay ang meron natin, meron kang trabaho. Di ba? May pera ka, di ba? Bakit ka nalulungkot? So, may something, di ba? Alam mo kung bakit? Yun nga eh. Yung sarili mo, kung paano ako nagbablog ngayon. Kunyari, at hindi naman talaga ito kunyari, ito'y totoo ha. Kinakausap ko ang sarili ko dito sa kamerang ito. Pero hindi mo alam na kasama ka doon, Cubs. Kasama ka sa mga isishare ko sa iyo at naway ikaw din ay maging positibo ang pananaw. Sana umipikto ito sa iyo. Dahil sa akin, at sinubukan ko, wala naman sa akin na wala. At sa aking paniniwala, ito'y nagkatotoo. At alam mo ba kung bakit? Dati kasi ako kapag nag-iisip ako, maraging negatibo eh. Alam mo yun? Kasi nga, ang hirap eh. Parang pag-iisip ko, wala eh. Hindi para naman ganito. Ba? Hindi pala. Muna, ang pagiging positibo sa pag-iisip ay nakakabawas ng ating mga tensyon. Oo, totoo na mahirap. Wala kang pera. May mga bagay kang iniisip na ang tagal dumating. O kaya naman, ang tagal lang sahod. O kaya naman, yung mga taong gusto mo makausap, hindi mo sila makausap kasi lahat sila abala. Samantalang ikaw, gusto mo silang makasama o kaya makausap man lang. Malalayo ang distansya ninyo. Pero hindi mo magawa at hindi nangyayari. Hindi umaakma sa gusto mo ang mga pangyayari. Di ba? Mga isang negatibong pangyayari o nangyayari. Ngayon mga Cubs, magmuni-muni tayo. Ano? Ang sabi niyan, mag-meditate ka. At isipin mo ito kung paano mo ito malalagpasan. Oo, may mga bagay tayong alam natin na nangyayari at pinagdadaanan natin ngayon. Ngunit, kung ano man yan, hindi yan hadlang para ikaw ay maging negatibo, kabayan. Alam mo kung bakit? Hindi ikaw nag-iisa. At kapag inisip mo ang mga bagay na negatibo, sa umpisa pa lang, alam mo, hindi ka na magtatagumpay. Talo ka na dyan. Huwag mong bibigyan. Huwag na huwag mong bibigyan ng puwang ang negatibo sa iyong pag-iisip. Once na naglaro yan, iwaksi mo. Dahil yan ay hindi magandang sinyalis hadlang sa iyong mga binabalak na isagawa. So ngayon, ito nga, isang puntos, number one. Una, huwag mo siyang bigyan ng panahon na isipin. Lagi mong tumingin sa kanan, alam mo kung bakit. Ang kanan ay positibo at ang kaliwa ay negatibo. O kaya naman, diretso ka lang, sige lang. Walang mawawala sa'yo. Sabayan mo yon. Sapagkat yan ay isa sa mga magagandang mga bagay na ginagawa na paniniwalang habang ito ay gagawin mo, iniisip mo yung mga bagay na yon na positibong mangyayaring, halimbawa lang, narating ang pera ko. Mababayaran ko ang lahat ng utang ko ngayong taong 2020. Kasi 2020, 2020, mga puro bilog, di ba? Bilog sa una, bilog sa huli. Ibig sabihin yan, mga kapirahan yan. Iyan.
Ngayon, ito pa, isa pa. May mga sinyalis na gagawin mo yan at may mga sinyalis ka rin mapapansin na halimbawa, nagluto ka ng itlog. Pagbiak mo ng itlog, ang dalawang pula ay magkasama sa iisang itlog. Hindi ka naniniwala? Yun ay magandang vibes. Sinyalis yun. Ito pa. Bumili ka ng saging. Hindi mo sinasadya na yung nadampot mo o kaya nahawakan mo lang ay kambal. Magkadikit. Diba? Ang magkakadikit ay katulad ng bilog. Bilog, bilog, ganyan. Ibig sabihin, pwedeng maging otso-otso. Ito pa. Mga sinyalis na palagi ka nakakakita ng mga numerong sign na otso. Otso-otso. Mag-otso-otso. Yan ay isa lamang mga cubs na sinyalis na ikaw ay hindi dapat maging negatibo sa buhay sapagkat yan ay nagpaparamdama, nagpapakita sa'yo ng isang, kumbaga nag-iisa ka. Yun ang palaging nangyayari. Nakakita ka ng ganun. Kunyari, nalaglag yung buhok mo. Isang hibla ng buhok mo nalaglag tapos nagkurting utso siya. May ibig sabihin yan. Kunyari, kumati lang yung kamay mo, yung palad, ha? May ibig sabihin din yan. Kaya, bigyan mo ng panahong isipin yung mga bagay na yan na akala mo lang walang halagin. Pero meron. Iyan ay mga sinyales na ikaw lamang ay nangangahulugang darating yung swerte sa'yo. Totoo yan. Kung ito ay isang pinansyal na napakahalaga para sa'yo, parating man ito man ay mga pagkakautang, ito ay maaari mang bayaran mo na. At kung sasabayan mo rin ito ng paghahangad sa iyong pagdarasal, patnubayang ka naway pag-aanin ang lahat sa iyo, maging ito man ay material o ano pa man, kabuhayan, naway pag-aanin ng ating Panginoon ang ating mga buhay, di ba? Tama po ba ako? Kung kayo po ay niniwala sa aking mga sinasabi, maaaring may mga pagkakataon lamang na hindi natin yan na po pwedeng maging madali. Sapagkat mayroon tamang panahon sa mga bagay-bagay. May tamang panahon sa mga bagay-bagay at may tamang panahon para masolusyonan, makita mo ang sagot sa iyong mga suliranin. At lamang, magkaroon tayo ng kaunting pasensya. Sapagkat ang pasensya ay sa puso ng gagaling. Habaan mo ang pasensya mo, kapatid, kabayan, o ano. Yun lamang sa ngayon ang aking i-share sa iyo, kahit na 10 minuto, kahit 5 minuto. Ay makasama mo ako, nag-iisa ka man dyan, wala kang kausap, nalulungkot ka, umiiyak ka. Umiiyak ka, walang masama, walang mawala sa'yo, libre. Kung ayaw mong makita ko ang iyong pag-iyak, alam ko, naramdaman ko na ikaw ay nalulungkot dahil akala mo lang na ikaw lang nakakaramdam ng mga ganyan. Pero may mga taong nagdadaan din sa iyo. Maaring mas malala pa ang problema nila kaysa sa iyo, whatever. Hindi natin pwedeng pasanin ang mundo o kung gaano mang kabigat ang iyong mga dinadala. Ay, mayroon kapahingahan yan, kaibigan, kapatid. Kaya ikaw, sana magkaroon ka ng kaunting inspirasyon. Umuha ka ng ritual mo. Sarili mong diskarte at ikaw lang mag-isa. Tapos habang nag-iisip ka, tingnan ka ng malalim. Tapos, yun, ano mo siya, ano mo isipin mo na mangyayari ito. Kasi ginagawa mo yan eh. Ibig sabihin na positibo ka sa lahat ng mga kilos mo. At ito pa, share ko pa sa iyo. Nung ginagawa ko yun since nung last year nga, at nung last year din accomplish ko naman ang aking mga plano pang pamilya kasi napaka bigat ng aking mga problema nung nakaraan taon. Ganun.
ganon kabigat katindi. Kaya hindi ko na kailangan sabihin sa'yo dahil personal to eh. Pero halimbawa lang na yung mga anak ko ay hirap na dahil gusto nila akong makasama. Pero napaka-imposible kasi hindi naman sana ako uwi eh. Dahil sabi ko hindi pa tapos ang kontrata ko. Biruin mo ka, oh, tapos ko lang ng kontrata ko nung nakaraang 6 na buwan. Uuwi ulit ako after 6 months. Grabe, wala pang isang taon naka-uwi na ako. Pero paano nangyari yun? Eh kasi, nagka-pera ako dahil nabigyan ako ng magandang overtime. Nakabili ako ng sarili kong ticket at hindi ako nabigo. Yan mga cabs, yung mga bagay na blessing. At ipapasalamatan natin yan sa Panginoon. Una sa lahat, lahat ng mga blessing na biyaya na nakakarating sa kamay mo, maaaring ito ay dadaan lang sa iyo buhay, pero hindi man ito magtagal. Labis itong dapat nating pasalamatan kasi nakatanggap tayo ng biyaya. O, di ba? Dapat tayo maging masaya para maging magaan lamang ang loob natin. At kung minsan mayroon man tayong mga problema ay hindi kasing bigat ng siminto magkabilangan na bigat na halos hindi ka makabangon. Whatever, babangon at babangon ka kahit saan ka panadapa. Di ba? Ngayon, isa pa. Tanungin kita, kaibigan, kapatid o kabayan. Kung ikaw ay may target sa buhay mo, ibig sabihin lang, meron kang tatamaan. O, kunyari, ano ba ang gusto mo? Gusto mong magkaroon ng sarili mong bahay, di ba? Kailangan pagsikapan mo ito at nang makakamit mo siya. Sa paanong paraan? Sa paraan mo kung paano ito pagsikapan. O, ito naman ang sa akin, share ko sa iyo. Nung nakalipas na ilang taon na rin naman nung kabago ko lang dito sa bagong kumpanyang aking pag-re-entry ko dito sa Saudi ay pinapanalangin ko lang sa gabi-gabi na sabi ko wala akong bahay. Sabi ko wala akong is-is. Wala pa akong 2 taon noon, nag-pray ako lagi sa madaling araw kasi palaging gabi ang duty ko. Ang lungkot. Tapos yung mga anak ko nandun sa mga kapatid ko. Siyempre. Sa palagi kong paghingi ng patnubay, paghingi ng tulong, ng awa, ay naibigay ang mga bagay na hindi nagtagal na lumipas ang 1 taon, naging 4 na taon, hanggang na nagkaroon ng kasagutan, halos nagkasabay pa. Noong una, mga 3 taon na ako mga 2 taon pa lang yata ako noon. Hindi pa nga natapos yung kontrata ko eh. Mayroon dyan sa Facebook ng nag-advertise ng mga real estate na bahay. Parang ayok man maliwala kasi sabi ko, scam lang yan, lintik na yan, di yan. Pero, yung mismo panay ang post niya doon sa aking timeline. Bahay, bahay, bahay. Nagkaroon ako ng interest na curious ako at talagang itong taong ito talaga ay interesado. So, grinab ko siya at sinubukan kong kausapin ito. Nag-chat kami. Sabi ko, yan bang mga binibinta mong bahay eh? Yan ba eh totoong real ano ba talaga yan? Real. Yan ba ay ikaw? Yun mismo yung ahinti mismo na nagbibinta. Ang in-interview ko, dapat ako ang i-interviewin niya dahil ako ang gusto kong magkaroon ng bahay, di ba? Ako ang nag-interview. In-interview ko siya ng napaka-personal dahil sa kawalan ko ng respeto o tiwala sa tao. Wala na kasi akong tiwala dahil ako pera, sabi ko, maraming mga scammer dyan. Hindi ako talaga maniwala. Sabi niya, hindi. Gusto mong patunayan ko sa iyo. At hindi lang ikaw ang taong nakakabili sa akin ng bahay. At malaki, mga mansion pa ang naibibinta ko. Sabi niya, ganyan. Anyway, sabi ko, sige, tingnan natin.
Oh, ngayon. Sige, ganito. Sa paano kung paraan ako maniwala dyan sa iyo? O sige, sabihin na natin yan ang halaga ng bahay. O sige, 10 years to pay, 15, whatever. Pag-ibig. Sige. Paano? Online. Okay. Paano? Itakot ako sa online kasi nga, sabi ko, ano, paano ako magpadala ako ng perlo sa tao hindi ko naman kilala para sa reservisyo ng ano na yan, pagkuha niyang bahay niya. Pero sabi niya, ay ma'am, 5,000 lang po ang reservisyo nito. Kaya ma'am, mag-alala, hindi ang kawalan sa inyo. Saka dami kang pera. Ha? Sabi ko, hindi. Mahalaga sa akin yun, uy. Ilang libo yun, ilang gabi ko yung pinaghirapan. Tapos sabihin mo sa akin na, hindi yan, wala yan. Ano ka? Hindi, sabi ko, ang gusto kong malaman ikaw kung gaano ka ka totoo dyan sa ano mo, sinasabi mo, ikaw baka itakbo mo lang ang pera. Sabi ko nga, hindi talaga ako nahihiya magsalita. Sabi niya, o itong ID ko, gusto mo, isinend niya sa akin yung ID niya, picture niya na may perma niya, na siya isang vice president doon sa ano noong pagbibinta ng lupa na yan. Ibig sabihin, malakas siya. Siya ang kuan doon. Siya pala ang matinding magbinta ng mga property. Naya naman ako nung huli. Sabi niya, huwag ka mag-alala, ma'am, kung ang problema mo ipag-process nito. Akong bahala, tutulungan kita. Ano ba ang problema mo para makabili ka lang? Sabi ko, ito lang ang pasok sa budget kong halaga. Sabi ko, itong kuan na ito. Itong ganitong square meter lang at ito lang ang kaya kong bayaran. Okay, sabi niya, sige, choice mo yan at sa tingin ko, wala namang imposible, ma'am, makakakuha ka talaga at ito narito ako para mag-assist sa iyo, assist ba sa iyong mga requirements. Sabi ko, sige, basta't kailangan, sumunod ako at kailangan, siyempre, may pera kang pang-reserve doon kasi may reservation yun eh, 5,000 yun eh, para sa reservation na yan, ibibigay niya sa iyo ang kuan, ang right nung kuan na sa loob ng 6 na buwan, naka-reserve lang yun sa iyo dahil binayaran mo ang reservation ng 5,000. Sunod, habang nagbayad ka na ng reservation, may sunod na step yan. Iba process niya na yung mga requirements, documents na kailangan doon. Kung ikaw ba ay may pag-ibig fund o wala naman, sa makatuwid, mayroong ibang paraan para makakuha ka lang ng sarili mong matitirahan. At masasabi mo pagdating ng panahon ay sa'yo na habang nagbabayad ka. Tawag ay rent to own. So ngayon, yun ang nangyari. So hanggang sa mga halos mag-isang taon niya rin akong niligawan dito sa pagbibinta niya ng bahay dahil nanghirap kasi. Hindi ko naman problema ang panghulog ng pera, kundi ang problema ko, once na mabitawan ko na ang pera dito, baka itakbo. Kasi ganun ako kadesperado na sa tao. Yung lukuhin ka ng financial, malibasa kasi nadala na talaga ako. Hindi lang ako isang beses niloko. Taon nang niloko ako ng asawa ko mismo. Sabi ko, ibang tao pa kayo. Asawa ko nga gago. Oops. Wala ako, hindi ako nagmura. Medyo ano lang yan. Nadulas lang ako. Pero, sige lang. Kung ano man, ganun pa man, nakakuha pa rin ako ng bahay. Dahil hindi niya ako kinumbinsi. Kundi talagang gusto ko rin. At kung ito ay pagkakataon ko na. At yun ay magiging ano talaga. Magiging akin naman, yun nga, di napapunta sa akin talaga. Pero talaga kulay, nagpe-pray lang ako na sabi ko, Lord, magkaroon man lang ako ng sana bahay na sarili ko man, at ang hirap man yung uuwi ako, palagi nala ang akong nakikisiksik doon sa kapatid. Nahiya man ako kasi siyempre may mga anak din yun pagbabakasyon, no? Andun na yung mga anak, siksikan kami dun sa bahay, at tapos sila doon na lang natutulog sa kusina. Tapos yung mga anak niya tabi-tabi na lang doon sa itaas. Kami yung nandoon sa parang pinakatulugan talaga nila.
Diba, nakakaawa. Nahiya man. Hindi na nawa, kundi nahiya talaga ako dahil sa pagbibigay niya ng lugar sa amin mag-ina. Eh, apat kasi kami, o, diba? Eh, sila, magkakatabi. Doon na lang sila sa kusina, sabi niya. Hayaan mo na. Talagang ganyan ang mga pamilya, eh. Kailangan magtulungan. Sige. Kada uwi ko, ganun palagi. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga magkaroon ng sariling bahay. Kaya grinab ko na yung offer nung agent na yon, na sabi niya, ako pong bahala, basta magbigay ka lang po ng 5,000 para maayos natin. Padala ko sa kanya, tapos sabi niya, ito po ang resibo mo, at ito po yung pirma na katunayan na ikaw ay nagbayad sa araw na ito. At yan, sabi ko, siguro tama naman pala. Sunod ay magdideposito na ako ng yung sinasabing down payment doon sa pagbaan doon sa bahay na kinukuha ako. So, ang down payment is 54,000. Within 6 months, yun ay 1A, tawag dito. Dapat yun ay maanuhan mo. Within 6 months, dapat yun ay ma... kung ano mo makumpletuhan mo na maging 54,000. So, dinivide mo sa 6, yun ang binabayaran ko hanggang sana na-process na lahat yun, mga papeles ko, online ha, online yan, pro online, hindi naman ako, pero nagkaroon ko ng sarili kong bahay. Ngayon sabi niya, ngayon ito na tayo, tapos na, na-process ko na, ito na po yung mga resiba mo, may pirma yan, at saka, kita mo naman yung ID ko dyan ha, yan, ako yan. Sabi ko, parang naniniwala naman ako eh. Kaya sabi niya, gusto mo pag uwi mo, pwede ka nang lumipat doon on the spot na, pagdating mo galing dyan, bakasyon ka na doon, doon ka na tumuloy, sabi niya. Kasi may installation na yun ng tubig at saka ilaw. Wala ka nang gagawin, titirahan mo na lang. Wow, biglang ganun. Tuwang-tuwa ako noon. Parang ay, hindi ako makapaniwala na. Yun palang mga kahilingan mo, yung mga hinahangad mo pala ay pinapakinggan niya, lalo na sa madaling araw. Bukas ang pinto nang awa. Maniwala ka man o hindi. Cubs, huwag kang mawala lang ng pag-asa. Masama yan. Kaya ngayon ang masabi ko, sa ngayon, magpapasalamat ako sa kanya tuwing umaga. Araw-araw. At yan, kung narinig mo yan, oras ng pagdarasal dito, yan ay isang yung pagdadasal ko na yan sa madaling araw ay napaka-epektibo na paraan para pakinggan kanya at bukas ang langit sa iyong mga kahilingan. Kapatid, ito yan. Bukas sa iyo ang langit kasabay ng pagbuka ng liwayway. Madilim pa, pero gising ka. Kasi kinakausap mo siya. Alam mo ba? Oo. Sabihin mo na pag-aari mo yan, materya. Hindi. Hindi nga eh. Ang hinihiling mo ay magkaroon ka ng kumbaga kuwan sa sarili mo. Yung hindi ka na makikisiksik doon sa kapatid mo. Uuwi ka doon. Doon ka makipagsiksikan, tulog. Hindi ka man magiging huli ka mag naiilang na kasi ako dahil hindi man ako sanay na may mga maingay, may mga alam mo naman ako, 'di ba? Mag-isa ako dito. Oo, pero yung hindi maganda na kung mayroon lang din naman na sa mga babae yung mga anak ko. Kung mayroon lang din naman kami na matitlipat-lipatan, eh bakit hindi? 'Di ba? Privacy yung sinasabing pribadong buhay mo. Bakit baga may bahay? Para ano? Yung bahay na tuluyan natin yan, ay diyan tayo lahat ng ating mga ginagawa ay diyan natin na ginagawa. Hindi dahil may asawa ka o wala kang bahay. Pwede ka magkaroon ng bahay. Alam mo kung bakit? Mahalaga yan. Kasi karapatan mo yan, yung gusto mong mag-isa ka o may kasama ka sa bahay. Walang problema yan. As long as na ikaw ay masaya sa buhay at hindi ka nagsisisi. Kaya
ay mga blessings, pasalamatan natin. At kaibigan, huwag kang mawala ng pag-asa. Yan ay isang share lang sa iyo. Kapit lang tayo at hanggang dito na lang muna. And magandang araw lamang sa iyo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi pa ito tapos. May part 2 pa ito. Pero pause muna tayo ngayon ha. Kasunod naman ulit. Abangan mo. Bye. Ingat.